Ay nako, the walrus punch ako man din eh. Parang ilong ko eh, pero teka, parang iniingal ako. Marami. Parang iniingal ako. Magandang gabi sa inyo lahat. Ito na po ang good morning. Rescue TV nagbabalik. Ano man good morning, good evening na parang man. Advance good morning. Advance good morning. Yeah, ano gusto ko sa iyo? Sige na, ito na, laban na natin agad kasi. Oh, Manjin and Wolf combination. Pakilala mo na natin dito. Wait lang, iniingal ako. Nag-shoot kasi kami. Ano mas shoot mo? Basketball? Basketball. Ah, tama. Oh, direct, pakilala mo muna. Pero wait lang. Yun, no? Yun, pakilala mo si nga. Si Iskember Lu, ang Pinoy sa geek pa. Ayan. Si March, ang ating task. At si Oli, ang ating disruptor na support. Si Play Hard naman. Yan. Another support is another Pinoy pala. I mean, Undying. And she won sa ating Dragonite. And for the side of execution, we have Kimo as the Jakiro, Nando as Tiny, Carl Timberso, Raging Potato as the Nyx Assassin, and si Yaj bilang ang pack. At alam nyo mga tol, pasensya na kayo dahil maraming biglaan na nangyari dito kanina sa studio namin. Mga hindi namin expect. Kaya na-delay kami ng hindi oras. Oh. Pero nandito na tayo ulit. 6-6. Halos parehas lang din naman yung ano, yung game. Oh, pares lamang. Pasagla na Torre. Pares lamang, pares lamang. Pero ang tuloy na kalaman nandito sa execution, kamatala sa taas naman, mukhang ilagaw na rin Tiny. Tinamaan ng Disruptor, tinamaan na rin ng Yelo. At samantala, Dragonite wants to fight. Pero tas lang siya ng Carapace dito. May tombstone na nilapag, pero napatay agad. Pero teka lang, si merong... Potato. Patay si Potato. Patay si Potato dito. Medyo mainit ang lineup dito ng side ng Geek Fam. Pareng ganda ng sustainability and AOE control nila. Pero may Cold Dream. Dream ko yung nilabas dito. Meron pang field na nilabas, pero si Playard makakapag-TP out. Timberso and execution, hindi nila mahabol ang side ng Geek Fam. Nakapitas ng dalawa ang side ng Geek Fam, parang Wolf. Sila lamang ng kills, pero yung net worth dito na sa execution ng mga chong. Shoutout sa mga lahat ng nanatili ngayon sa twitch.tv/Mineski TV natin ng mga viewers na simula kanina pa nanonood ng Fnatic and Mineski and Sad Life for Mineski. Medyo natsugi sila against Fnatic, pare. Ano ba ang chismis doon? Parang may chismis ata about kay Ice kanina. Meron ba? Ah, hindi siya nakapaglaro. Yung naglaro si Lucifer. Hindi ko alam kung sino, pare. Si Lucifer. Si Lucifer. Alam mo naman. Tama ka dyan. Naglaro. Basta hindi nakapaglaro si Ice. Pero, dahil sa mga kadahilan ng personal. Oh, yeah. Personal reasons. Yan. Pero si magaling mo talaga mag-English. Eh, syempre, napaka-basic na yan. Like this. Oh. Like this? Like this? Like that. Alright. But here we go. Raging Potato scouting out the Razor onto the jungle side. What's good? What's good? Ice Bayoon. Oh. Bakit sinesearch ni Zen yung profile ko? Pero wait lang. Kinagaw dito ni Carl. Inahabol ni March. Oh. Wow. Tama naman. Tamang harasanan, pero dito sa may mid lane, may static star para sa Puck. Maroon. Papatay ba nila? Papatay nila. Skaberloo. Ang lakapatay, isama mo pa yung Oli, the Disruptor. Yap. 9-7 ang score natin, mga kaibigan. Alam mo, kailangan na natin i-analyze to since hindi natin nasimulan, pare, ang laban. Pero, grabe naman yung galawan dito ni Mr. Carl Santino, pare, kakaibib. Box out na box out para kay Mr. March dito, pare. Tinan mo, walang pakialam sa nararamdaman ni March, pare. March, pare. Oo. Si March, pare. Yun na nga, napaka-ako na dito, ginagawa niya yung task. Here comes that... Undying. Yep. Wala sila pang magic dito na damage so far. Uy, pero nawalrus punch si Mr. Carl Santino dito, mga kaibigan. Here comes the TP in for the DK. Pero the Timber Chain will save Mr. Carl. And again, Raging Potato naman, pare. Tinan mo naman, libreng CCTV camera. Yeah, pangilang next session to na nakita natin ngayon. Lingo. Parang almost every time binipick niya. Uy, nakabangan nila dito yung Razor. Actually, bagay kay Raging Potato yung mga ganitong klaseng hero. Kumbaga, yung pasukan kung pasukan, laban kung laban, tapos tamang spike carapace, tamang impale lang. Ganda ng utility ng ano dito, ng side ng lineup ng execution, pare. Ang dami din nila lockdowns dito. Ang pinoproblema ko dito, feeling ko ganda ng Undying pick para sa Geek Fam eh. Undying Razor. Tingin mo ba dito, paring Wolf? Napaganda ng early, yung early talaga dito ng Geek Fam. Uy! Grabe naman yung mga teleportation technique. Paano nangyari yun? Kasi nag-ano siya, Disruptor! Bali, ang ginawa niya, nag-timber chain siya. Tapos, napabalik. Bago pa mapunta sa maximum, nag-glimp siya muna. Tapos, eh tuloy pa rin yung animation. Eh di malupit. Mala flashpoint pa. So wala lang. Oh, wala lang din kwenta. Nabalik lang siya dun. Ano ba yun? Pero nilabas na dito, mga kaibigan, ang Green Dragon trying to push out the Tier 1 tower sa side ng execution. Ay, nako, nandito na. The Bomba Atomica. Ay, nako, ayan na, boy.
Naku, pero delikado si Bob Miss dito. Naku po, just being butings, lalabas ba siya? Lalabas ba ang kuya mo? Mukhang hindi. Mukhang oo, mukhang hindi. Nakaramdam. Buti naman, samantala, ito si Carl na nananalasa lang dito bilang sa team person na walang legit way ang Geek Fam na patayin ito. Para patayin, oo. Pili ko last pick to. Pili ko last pick tong team person. Possibly. Kasi minsan pinaperspect ng execration yung Tiny. Kasi tingnan mo, meron silang ano, kung sa early game siguro yung Decay, medyo magpo-problema yung parang Timber niya. Kaso, pa semi-mid game na, hindi na early game. And kung titignan mo yung item dito ni Skemberlu, getting a Hood of Defiance para at least kahit papano manigate yung magic resistance na binibigay dito. Pero ito na naku po. Ayan ang favorite mo. Yan ang idol mo. Idol natin yan. Vendetta Lodge. Pero ina, dust in the wind. Basic na basic. Spike Carapace. Tingnan natin dito. Glimpse. At meron pang grabe. Kinulong na. Ginawa na lahat. Uy! Lahat walang ng pagkulang pare. Napakalupit. Kinulang ng isang segundo para sa TP out. Alam mo kung naka-TP yun, idol mo na din yun. Kumpre naman. Much needed kill para sa Geek Pumps, matala, makapag-TP out ba dito si Yaj? Mukhang yun na kayo mangyayari. TP-TP lang. Uy, grabe! Grabe yung pabalik naman doon. Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka rin. 30 seconds para sa death timer ng pack dito, mga kaibigan. At tingnan nyo naman yung score. Very convenient. Sobrang convenient para sobrang sa convenient. Geek Pump. 11 at 7. Oh. Oop! Pack tayo kagad. Pinainit ang dance floor ng Jakiro dito. Mga kaibigan, pitas na kung pitas. Nandong, alam mo, delikado yung mga hero ng execution. Alam mo bakit? Bakit? Yung mga hero nila, mga pampasukan eh. Tiny, Nyx Assassin. Ayan yung mga hero ng ano eh, ng mga alam mo naman. Gustong pumasok. The double bumps. Alam mo, yan yung mga paboritong heroes ni ng idol natin, si James Magallanes. Si James Magallanes. Mahilig pumasok. Mahilig pumasok, yan, oo. Sa opisina. Sa opisina. Tsaka kayo na Boss Lon, tsaka kay Kuya D. Bakit? Damay mo na din sila. Kaya mahilig din pumasok. Mahilig din pumasok. Ah, tama. Oo, tama yan. Si Boss Lon, malupit. Malupit, pet malupit. Pero grabe mga stalkers creepers dito na ginagawa ng side ng Geek Farm para makapag-farm ang kanilang carry, which is the DK or the Razor. Bloodstone ay meron na. Ang Timbers, oh. Naku po, mahirapan sila. On top of the Hood of Defiance. Tapos, di ba, hindi naman sobrang taas din ng magic damage. Oh. They have decent enough, I guess. But, with the Hood of Defiance, mahirapan sila patay ni Timbers. So, samantala, ito naman ang kanilang gustong gawing nilalagay ng mga pizza dito, mga kaibigan. May Urn of Shadows pa. Mabuhay ba ang DK dito? Hecam sa another Timber Chain. May tumitipin na Disruptor. Nilagyan niya ng Thunder Strike habang naglalakad na lang si Mr. Carl Santino dito. Meron pang Urn of Shadows. Makakakuha kaya nila. Tombstone, nilabas na. Meron pa mga healing-healing. Nagkaroon pa ng Static ang kunat, Stone. Pare. Ang kunat, alam mo, binigay na lahat. Ibigay mo na sa akin ang ligaya. Binuos lahat para sa isang Santino. Meanwhile, sa baba naman, pare. Oo. Tier 2 Tower. Tier 2 Tower, sama pa yung kill dun sa task. Pero tingin ko kahit ibigay nila yung lahat dun. Sabing... Ice ba yun? Grabe. Sige, sininok sige. Sininok tuloy ako. Sininok ako. Kahit ibigay mo lahat, okay lang yun. Kasi napatay nila yung Timber. So, shoutout pala kay Zen na walang kabastos-bastos sa atawan. Walang kabastos-bastos sa atawan nila si Zen. Kahit... Bahid ng kabastosan. Shoutout sa lahat sa nanonood sa atin dyan. Thank you so much for watching our stream. Ah, wow. Sobrang bad news man ito para sa Geek Fam dahil nakuha ng execration yung creep stock na sinisave saan nila for DK. Again, the story of the match, mga kaibigan. Timberso. Halos wala silang pancheck dito, pare. How can they kill that? Pero medyo nakakuha sila ng split push dito. So far, ang ginagawa nilang way para patayin si Timber, so yes, isolate nila na isa. Oo, isolation technique. Yung kanina, sabi natin, yes, nag-all-in sila. Sabi natin, maybe overcommitment, maybe ano, hindi magandang sign. Pero at least, napatay nila at napababad nila yung Bloodstone charges. Correct, tama ka dyan. Every time na mapapatay nila kayo may Bloodstone charges. Parang yung value nung pera nung okay. Parang para ka rin nagtatapon ng pera eh, kapag namamawalan ka ng soul sa Bloodstone. Kasi pag umabot yung point na kunwari 2 na lang charges mo 3 to 4, para ka na lang nagsayang nang nagtapon ka ng mga 5,000 gold item. Tama ka diyan paring Wolf at grabe naman yung farm ni Mr. Nandong Tech po dito. Malupit. Sanggein niya siya ang kanyang next build. Para sa isang Tiny, dagdag kunat, dagdag movement speed, basic na basic agility din. Alam mo, ito rin eh, Mr. Santino, known kasi siya bilang mid lane dati sa Pacific Revitalize na team niya ng Dota 1 Days, the Glory Days ng pangalan niyang Santino. Bagay sa kanya yung mga ganitong hero eh. Kilala siya bilang pack at lalo na
Oh. Pack, mga alam mo yung mga pumapasok. Naabutan mo ba yun sa... Naabutan ko pa yun. Kidilets pa siya nun. Kidilets din ako nun. Pero eto na mga kaibigan. E-home nilabas na. Pero walang e-home dito dahil nagkakahil. May earn pa. Pinalipat ng Tiny. 190 gold sa kamay ng Uygo. Uy, naabangan. Dalaway ito naman, pare. Malaravage naman talaga, pare. May earn pa na lumabas. May vendetta pa. Kumanta ng stupid love. Pero tingnan natin dito. Mr. Nando Tekpo. Walking the rock. Goodbye Silog, mega kill. Scamper Lumay, tumatalon pa dito si Bimbon James. Siya na lang naiwan, bug sa me, sa bug. Dahil 2 for 2 naging trade-off, of course, pero ito, hindi mo makatasap siya, nakita siya dito. Wala nang stun mula sa Geek Fam. Yun na, yun. Ang ganda nung impel sana ni Nixasasa dito, pero walang follow-up. Si Pac, tapos yeah. Si Nando, tinry niya mag-TP out. Which meant na yung 3 seconds na na-try niyang mag-TP out, ang daming damage siya na nalagay sa'yo. Tapos, na napatay pa siya. So, pangit talaga nangyari. Ito naman, Timber Sword blinking in, tipping in forward. Napakatapang. Sugod na yan. May silence. Sugod lang kung sugod, mga kaibigan. All for one, one for all by any of the people. Pero tinatanong sila dito at nalabas na tubig at yelo. Mga yelo at tubig pala. Apoy at yelo. Ayun na yun. Grabe, gumawa sila ng drawing. Oh, pero drawing nila, magic one. Pero yun, nakapag... Walang tinamaan ng static serve dito, 99% of their stuff. Sige mo naman, nasa gitna, mapapatay na naman. Pero ang naiiwan dito si Mr. Carl Santino, may bukas pa, pinamalik. Nice. Oh, pero may timber change dyan, mga kaibigan, at makukulong sila. Oh. Ay, pero hindi pa, hindi ay, pa tapos. Round 2 daw ba? Round 2, ito na, nagkakalagay ng mga chakram pizza. At, pero uy, grabe, walk the dog. Walk the dog, pero halos wala pa rin magawa dito ang side ng Geek Fam. Kahit no ini-static link, wala siya pa kaya naman eh. Talaga. Hindi naman siya no normal eh. And all it took was execution, parang madami silang heroes, pero in the meanwhile, pweh. Ito naman si Reggie Potato, nakita na siya dying, at sabi niya, hindi ka talaga dying. Oo, oh, unjing ka, at ayan. Anyways, yun nga, yung execution, nung group up sila, na may team person na, doon na sila nanalo. Kasi yeah. For the longest time, medyo nagsosolo si Idol Carl Santino. Carl Santino natin eh. Tsaka syempre, dahil kung mag-group up sila, automatic yun. Hindi nila ta-targetin si Santino na una, pwedeng targetin nila Tiny, Pac, at maraming salamat sa item check, direct midnight. Spirit Vessel din, pinili dito. May tanong ako, si Santino ba, nung kaya niya, sa series niya ba pinangalan yung sarili niya? Direct paki-X yung items. Alam mo, hindi ko alam eh. Alam mo kasi, ang Mineski casting, known sila sa pagpapangalan ng mga tao. Parang for example, si Joven, tawag sa kanya dati, the Philippine Pandesal. So feeling ko, hindi talaga Santino ang IGN ni Santino dati. Pinangalanan lang kasi bata. Pinangalanan sa hindi pa MPGL. Kumbaga naglalaro na minor, sa... Minor leagues pala. Oo, naglalaro... Carl talaga. Kumbaga pinansagan lang siya the Wonder Kid. Ah, okay. Kasi uso nun yung palabas ni Saijan na Ranilla. Uy, pero ito, na-stand nila si Reggie Potato. May static storm pa para walang kawala. Patay. Oh, ang lahat ng sabi dito peste. Sabi ni Chuan dito, hininga ko'y dragon at hininga mo'y amoy boy bawang. Pwede 17-14, mga kaibigan. 23 minutes. Bakit mo hininga yung dragon? De, linya ni Looney. Linya ni Looney. Oh, si Marlon. Si Tao talaga? Lang. Si Tao. Tao lang. Tao oh, Mar- kaya nga magkasundo sila ni Boss Lun eh. Pare sila pangalan. Hindi namin sinasabi na magtropa sila. Oh, hindi namin sinasabi na magtropa sila. Hmm. Bangan yan. Beautiful. Nice pa yan. Uy, Vanguard, malupit. Grabe. Ayaw na magpapatay talaga nito si Timber. So. 23 minutes, Vanguard, pare. Basic. Basic na basic. Pinoy, ano talaga? Alam mo si Pinoy na Pinoy. Dota 1 talaga laruan. Dota 1 talaga laruan niya. Mahal na mahal pa rin ang Vanguard dito. Vanguard na Vanguard yan, Chong. Alam mo yan, syempre, meron ka na magic resist. Why not dagdagan mo pa ng health tsaka physical resist? Vanguard, basic na bay. Vanguard, bye. Pero tingin ko mag-Crimson Guard siya kasi majority din ang damage ng Geek Fam dito. Eh, medyo physical. So, mapaprotectan din niya yung mga teammates niya dito. Yep. Kailangan ng Geek Fam dito ng galawang let's get physical, mga kaibigan. Hmm. Pero alam natin, Zumba na ang uso. Uy. Anong segue yun? Yung kantang Let's Get Physical, yun yung ginagamit dati sa mga pang-exercise. Ah, tama. Sa mga ano, ngayon Zumba na. Mga video-video. Oo, mga video-video. Pero shoutout pala sa tropa ko si Joe Starscream, si Wamski. Kidding aside, mga chong, medyo nahirapan na ang ano dito. Ang Geek Fam sa laban natin. Di sila makapasok. At kailangan nila, they need that static storm para dito kay Mr. Carl. Pero kahit may static storm, parang mahirapan pa rin sila patayin. Yeah, ang daming, ano eh, dami ng pagpangunan ng execration. Meron silang pipe, I believe, kay Carl. Or kung hindi man pipe, Wood of Defiance, tapos may mga Spirit Vessel. Pwede pa sila mag-mecha. Ang Jack pwede, Hero. Ang pinakamapatay na dito is yung Pac, siguro pa. Dahil marami silang catch eh, for sure sa Pac. But aside from that, itimbers na, magiging problema sa ano ito. Yeah.
Although yung scaling potential ng Geek Fam dito, I would say na mas okay for Geek Fam. Although yung kasi may Tiny kasi na factor sa execution eh. At yung Tiny, bukod sa isa siyang masakit na right clicker, medyo mabagal nga lang, ang sakit niya sa Tori. At yun yung medyo kailangan pantayin dito ng Geek Fam. Kailangan ng Tiny din dito maiwasan yung static link ng Razor. Sulit ang static link ng Razor sa isang Tiny. Ayun dahil mga wala na lakas ang Tiny guard dito. Crimson Guard talaga niya, pare. Crimson Guard na talaga. Basic na basic yan. Pero nakikita natin ngayon, Mr. Raging Potato, the bomb, the Philippine bomb. Mukha magsa-scout na naman dito mga kaibigan. 25 minutes ang laban natin. Tusk. Tusk. Magdideso. Tusk. Tusk. Ade, okay lang yung Deso Dusk. For support. Although it's super... I think offlane. Yes, offlane to. So support yung si Play Hard. Deso na para masakit-sakit din yung tinyang damage dito. And syempre, para... Laban na. Tumago sila sa talagang mga konting armor dito. That would be devastating against the Tiny. Yep. Oy, nako, mukhang magkakasalubungan dito mga kaibigan. Ito na, Formation XB. X-Batalyon na pa XB yung isa, pero alam na Tiny nandito na. Here comes the Razor. Meron na lumabas na Ashan Sigue, pero nagkakarangan. Kala mo, ikaw lang marunong mag-yelo. Marunong din ako mag-yelo, mga kaibigan. Pabili ng yelo ang galawan dito. Pero ayun, Dream Coil sa dalawa. Ito na, ang malaking dragon. At meron pa mga final babas. Meron na lahat sila. Nasa clip, nasa gitna. May Static Storm, pero may naka-use dito. Una ata mamatay si Mr. Puck. Pero meron siyang Pacef dito. Actually, yung una namatay is Undying. Kala ko ba, Undying ka? Dalawa din namatay dito sa Geek Pump. At ayan, inaapoyan na ngayon ni Mr. DK si Carlson dito, pero pinabalik. Kahit tagal mo nang nawala, babalik ka din. Bloodstone Technique 2-2 paring bull. 2-2 pero mukhang may igugo pa sila dito. Yung Puck, hindi na maabot wala sa additional na stuns. Patay. Uy, tinamaan dito ng Spike Carapace. Igogo pa ba? Raging P. Raging P. Opo. Tignan natin. Eric Vessel. Nandito si Tiny. Hirapas. The Nando and Bimbo combination, mga kaibigan. Tingnan natin dito. And they're running outside and down the stretch they go. Pinato ng... Spirit Vessel. Pero nabuhay ang dragon. Kay buhay. Masyado malakas ang dragon. Kay buhay. Ito yung... Yung ginawa dito ng Geek Fam, understandable. Kasi ang misstep lang nila talaga yung initiation nila, yung eye shards na hiwalay sila dun sa kanilang target. Okay sana yung start nila. Kasi maglalaro sana sila sa tinatawag at let me quote si Midnight, ang Power Spike. Naalala mo yung pinag-aralan natin yan. Nagkaroon kasi ng mga item set ng Geek Fam. The Power Spike! Noong nagkakuha sila ng BKB, meron sila nung surprise factor, tapos meron pa sila nung Power Spike nga, na dapat ma-ano nila eh. Yung mga stunts, mga control na execration, sana eh... magugulat yung execration? Ma-ano nila yun. Paano magugulat yung execration? Hindi ko alam. Parang ganito, mapapaganon sila. Nani? Eh, naka-BKB! BKB? Mapapaganon sila. Walat sila, kaso yun nga lang na mali ang kanilang initiation dito. What could have been good para sa kanilang side? Imbis na magulat yung execration, sabi ng execration, hinarangan nila. Okay, it's time. It's time. Napaganon na nila. Sige, ganun. Sige, napaganon na. Kumbaga, surprise party, pero sinabi agad. Ganun na nangyari. Mare, surprise dapat natin si Aki, kaso sinabihan natin. Uy, surprise ka namin. Oo, yun. Di na siya surprise. Sad, no? Sad na sad. So, ayun, mga kaibigan, Geek Fam, actually, pwede nilang gawin dun, mag-snowball sa Tiny, eh, no? Talagang inuna lang talaga nila yung eye shards in your area. Medyo malayo din kasi yung Tiny, pumunta dun sa kaliwa, nung sa mga friends sa niya. Medyo mabilis naman din maglakad. So, si Tiny, malaki paan yun. Ang ganda sana, eh, kasi nasa high ground din sila. Wala pang ano, sight masyado. Wala palang sight. Okay na sana, kung hindi lang nagkamali. Wala eh. Wala. Alam mo, gano'n talaga ang buhay. Tao lang. Sabi nga ni Looney. Pero eto na naman, part 2. Eto na, gugulatin ba nila si Bimpy? Oy, naku po! Mukhang delikado dito mga kaibigan na sa lagubang. Tinali na ng Static Link. At meron pang uy, Static Field. At yun na yun nga. O pero hindi. Mukhang mauli pa nila dito. May glimpse. Sige mo ay mababat ang dalawang support. At nakakuha pa ng double kill si Scamberloo. Might even take the Roshan for themselves. At mga kaibigan, execration, mukhang lalaban sila dito. Tingnan natin, mahihirapan ata sila dito. Lima ang buhay. Lima BKB pa sa Geek Fam dito, so hindi sila pwedeng lumaban. Carl Santino, the Wonder Kid. Tingnan natin dito. Ayan na, nagkaragay ng static link. Oh, kala mo ikaw lang marunong magpahaba. Marunong din ako, pero pinabalik. Kahit tagal mo na nawala, babalik ka ngayon. Meron pang Thunderstorm, meron pang Kinetic Storm, meron pang Static Storm. Lahat na ibigay mo at may pumasok ko siya kasama niya dito. Diyos ko Lord, patay ang Puck. At si Nandong Tekpo na lang ang hinahabol nila. Nandong Tekpo, naku po, Avalanche. Mabubuhay ba ang bato? Ayan, oh, bumalik ka muna. Ayan, naku po, delikado, BK.
BKB up. Uy, saya. Pina-advance pa. Grabe naman. Tamang pindot pa ng shrine. May tumitipi na. Tumitipi na oh, ang kanyang kape. Bimbo Bobims. Raging yeah. P. Meron ng slow ball dito. Makinahabol na si Nado. Meron pa silang enough lockdown. My shards. Very nice. Pero hindi grabe pa naman masyado. The sidestepping. Wala na silang vision. Goodbye silog. Uy, yung razor. Na yung razor. Na po, pabuhay na yung iba. Kanina ka pa. Ito na. May macro fire mga kaibigan. Pero may heal. Ang oh, kunat ng no. Razor dito. Patay ang Tiny. Tatlo ang nawala sa execration. Part 2. Magsama-sama na daw. Grabe. Pero basic na basic. They might even get away with this. They will get a kill on Kimo. TP dito ang para kay play hard. Namatay si Tusk. So far, nakuha sila ng 3 additional kills. Pero napatay dito si Skemberloo. Ang tagal nun, pare. Napakatagal nun, pare. At alam mo ang pagkakamali ng execution? Anong pagkakamali? Hindi sila nagpa-lesson kay Midnight. Hindi sila nagpa-lesson. Hindi nila alam yung power spike. Hindi nila alam yung power spike. Na may BKB. Oo. Nako po. Ay, nako. Pero ang problema dito, alam mo, sa tingin ko. Never. Sige. Sa tingin ko dapat, tama na yung ginawa niya ni Carl Santino eh. Sa tingin ko dapat si Pac di na sumunod. Kung magpiling ko, ang gagawin ni Carl doon, magnanakaw lang ng Aegis. Risky play na yun eh. Kumbaga ang tawag nga natin doon, calculated risk. Pero hindi, alam mo, feeling ko hindi talaga dapat nila kinontest yung Roshan. Especially after knowing na hindi pa nga gamit yung mga BKBs dito na set of Geek Fam. Oh. Sila yung nagbayad dun sa Fight 10 for sure. Tapos, ang masabi ko sa Geek Fam, dapat hindi na nila inabol si Tiny. Sa totoo lang. Dapat oh. Kinuha na nila yung Roshan. Medyo maasim din. Mukha asim din. Gaming. Oh. Yes, nakakuha sila ng 3 additional kills. Pero, napatay naman si Razor. At hindi nila na secure objectives. At pag napunta pa yung sa execution to objective na to, nako po, lalong masama. Lalo silang mahirapan nito. But then again, meron din silang economic value na nakuha out of that. Siguro konting gold. Pero ito na nga. Kahit pa in paano, terms of objectives, hindi nila nakuha yung mas importante. Yung gusto nila. Alam mo, ganun talaga eh. Minsan talaga pag nagdodota ka, madadala ka ng bugso ng damdamin eh. Oh. Ma-wipe out na rin kasi yung side ng execution doon. So why not kill the Tiny? At dahil dyan, medyo nagkamali sila ng wrist mga kaibigan. Oh, patay ang Disruptor dito, Razor using the static link on Mr. Carl. Pero wala nang pakialam si Mr. Carl dyan. Here comes Raging P and Company. Ayan na, meron na snowball. Nag-blink-in sa kalaban. Yun ang tinatawag na Just Bimbo Things. Nag-blink-in sa kalaban, sorry, I swear. Yun ang tinatawag na Just Bimbo Things. Pero, naigits mo yung gusto niya mangyari. Gusto niya makakuha ng stun eh. Kaso wala eh. Wala siyang nagawa. Wala. Yung mga ganun, gusto niya sana i-stun lahat. Pero oh, problema, hindi siya. Siya yung chinugi. Oh, chinugi siya. Siya yung napan-nani. Nani? Nani? Daming kalaban. But they did get a kill off onto the Disruptor. Yep. At nakakuha sila ng Roshan. So well and good pa rin para sa execution. At kanina, 7,000 net worth na 9K na ngayon. Tama ka dyan. Medyo maganda ang bigay dito para sa side ng Iskris. Sayang, kaya na sana ng Geek Pump yun. Yung problema, hindi sila nag-Roshan eh. I think kung nag-Roshan nga sila doon, parang Wolf, nasa kanila pa ang laban dito. Number one talaga objectives, pero wait lang. Uy, nakikipag-ano lang. Nakipag-saikuhan. But that G1, nilabas na. Nilabas ang Dragon. Nilabas na ang Blue farming. Eyes. Nilabas na si Blue Eyes. Tanda mo, ang pinaka-best ace card ni Kaiba. Oo. Blue Eyes White Dragon. Blue Eyes, White kapag Dragon. Yan, ginagamit sa pang-paparm. Medyo ibang balita na yan. Dapat syempre, pinambabakbakan yan. Si Seto Kaiba yan. Seto Kaiba yan. So, Aghanim Scepter next for Skemberloo. More objective taking potential. More zoned damage. More team fighting. Pero kailangan niya ng medyo... Saka sustained damage para dito kay Skemberloo. Hindi ka na pwede lumapit because of the Aghanims. Especially with the third skill plus yung ano, yung static storm nga na sinasabi natin dito. Kailangan dito kay Secretion, hindi nila hayaang magstay sa team fights yung Disruptor tsaka yun Undying. I think more importantly Undying, every time na nakakapag-let go ng, decay, mga soul rip, and even yung tombstone, kapag di na napatay din agad, yun medyo yung napapa-out sila. Napapa-out sila yep. Din talaga sa mga... Tama ka dyan. Ang sakit kasi ng mga Zomba things na yun. No, especially no. the tombstone. Zombie! Yan. Ang sakit kasi ng mga zombie na yun. Then movie kasi yun. Movie yun. Relax na kayo. Huwag kayong mag-ala. Tropa ko yung, yung tropa director. Ko yung artista nun. Seryoso ba? Tama. Oh, pero ito na. Ayan na mga kaibigan. Here comes the Avalanche Sass My Toast para sa Razor dito. Ito na mainit ang dance floor para kay Mr. Jakiro, Mr. Bimbo. Kung lumilikod sila pero may shine dito. Uy, sinugod na lahat. Po. Sinugod lahat ni Wonder Kid. Isang tunay na Wonder Kid. Nakipag 1-on-1 sa apat, Chong. Samantala, Reggie Potato, naspatan dito.
match. Ang nakikita ng Vision Bearer, he nasa will get ata out. Nasa ang galawan ng execration doon, men. Nasa mali, nasa mali. Nasa mali ata yung initiation na ginawa nila, Razor, on that week. Alam mo, okay, maganda yung initiation nila, yes. Pero problema nasa shrine. Yeah. You know, so, tanda, tamang, tsaka hindi yun nga, sabi nga ni Boss Nate dito, eh, nabuhay yung Disruptor. At kanina, di ba na pagsabi natin, huwag nilang hayaan mabuhay yung mga supports yeah. dito ng Geek Fam. Kailangan yun muna yung unahin nila. Yung utility lahat ng Geek Fam, buhay na buhay. Oh. Tsaka ang problema, lesson of the day, don't fight under the shrine. Don't fight under the shrine. Kaya nga ginawa na ng Dota, pinalalim yung shrine para di na lahat pumunta dyan sa shrine. Eh. Kaso, eh. Kaso. I mean, worth pala doon yung execration. So medyo nakaroon sila, ah, kita na. Lalaban yun. Sila, oo. Kita, kita. Pero ang problema, sustainability is real para sa Geek Fam, pare. You yan have nga, that undying, you have that static storm. At my shrine, yun na yung exclamation point doon. Tapos ayan si... Ayan na, apat na lang yung Blastone charge. Alam si, mo, oh. mathematically speaking, pag mumaba ng tatlo yan, negative na yung binigay mo sa 5K mo. Oo. Oh. Hindi ka na money back doon. Wala ka na talaga. Mm-hmm. Tingnan natin dito. Tsaka si Kyle Santino, bibukid talaga eh. Kaya nga tinawag na Santino. Pumasok sa lima, nasa static storm, bestie. Oh. Eh, L-rock talaga. Oh, rock na rock na talaga. And let's go for L-rock an item check. Ito. Thank you so much, Direk, para sa ating item check. Aghanim Scepter buo na para kay Scamber dito. So, more objective ang makukuha nila dito dahil may extra damage sa Torre yan. Ang laki factor ng Spirit Vessel oh. against Timbersaw, by the way. Uy, nakakuha sila dito ng Undying, pero may Static Storm sa may gitna. But no way to lock them down. Not much damage, though. Kimo naman, yung mapatumba dito, and he will fall. Nando naman ang inabal na dito pa rin si Disruptor. Uy, pero nice grabe naman dito yung Impale. Napakagad ang Impale, pero mukhang too little, too late. Nakapatay sila ng isang Tiny. Tama there is ka gonna be that Aegis. Tama ka dyan, paring Wolf. Eto na, Avalanche Toss para sa Tiny. Inabal nila ang Tiny dito. Makukuha ba nila? Blue Eyes, White Dragon, lumilipad. Mr. Nando, pero madidetect ata ang kuya. What punch! Sinapak siya dito mga kaibigan. May Yuls. Ang laki lumilipad na dragon dito. Grabe itong tatalunan na lahat. Jumping spider para dito sa side ng Geek Fam. Pero dalawa-dalawa ang nagkapatayan dito. Meanwhile, sa top lane, may bukas pa. Santino, nagbabasag lang. At ayan, sa baba, hindi patapos ang gera. Bobims, Bobims, Raging P. Raging, Nakontrol nila, Gem on the ground, nakawa dito ni paring Yaj. Mataas dito si Scamber Lou, pero sa top, nako po, eto lang ang Timbers ang nakita ko nag-split push to a point na makapot sa tier 3 tower, makapatay siya. Napakakunat! Grabe! Mintis ako yung Timber Chain, pero wala okay lang. Wala pa rin makapatay. Napakakunat nga naman, parin tol. Pare, yung metal nilalagyan ng yelo. Oo. Hindi, nilalagay. Lalamig lang yun. Oo, lalamig nga. Ano ba yun? Not very effective. Excuse me, na-burp ako. Oh, pero not very effective yun. Kumbaga sa mundo ng Pokemon. Oo. Walang gagawin yung steel. Ice tama type ba? Versus mahina yung steel sa, type. Yung ice sa steel, di ba? Oo. Tama ba? Oo, kasi lalamig lang yung, ano, yung metal eh. So, but, yun. Ito, ang thing with that split push na ginawa din dito ni Carl is, hindi sila totally na-punish in terms of the team fight. Na parang even trade pa rin. Pero nakuha sila ng tier 3 tower din. Buti na lang merong double siege creep. So, hindi ko alam kung chamba to or calculated talaga ni Carl. Most likely calculated ni Carl na mag-split push lang siya nung meron double wagon, double siege creep. Oh kaya my. Siya nakuha ng tier 3 tower. So, well played pa rin para kay Carl. Alam mo, maganda pa rin kasi ang nangyari dito is nakokontrol ng creep equilibrium. Nakontrol ng execution yung creep equilibrium na gusto nila mangyari pa rin. Nix Assassin, ang ganda ng galawan ni Bimbo eh. No? Biruin mo, apat yung na-impale niya kanina. Oo, maganda. Na may na napaset up ng magandang Dream Coil yes. si Mr. Yaj dito. Ang kailangan mag-step up sa akin para dito, I think, is the pack, pare. Oo, medyo na medyo leho wala siya. Siyang magawa eh. Leho, leho. Lagi siya na siya. Sa silence oo. Agad. Na... Yeah, he has to land good Dream Coils din para sa kanya din. Mahirap din kasi pagpapasok siya eh. Ang medyo worrisome nandito para sa akin sa execution is, kapag may Bloodstone ka, you want to teamfight around it. Gusto mo makakuha ng pick-offs, either pick-offs or 5-man clashes yep. na meron kang Bloodstone. Para at least mag-rack up naman yung mga ano mo, souls yung mo. Souls pero, mo. Pero problema, yun wala talaga eh. Oh. Alaws talaga. Okay, okay. Nakaspatan sila dito. Kailangan. Sabala na silang gem eh. Kailangan ni Bimbo gawin yung mga kanina pang ginagawa. Actually, maganda yung ginagawa at pinapakita niya dito. Parang ramdam na ramdam mo talaga yung Nix Assassin dito at hindi rin siya masyadong napipitas. Hindi natin masyado nakikita yung Just Bimbo things na galawa na napipitas siya ng apat. Madalas, ang nangyayari lang, sustainability para sa akin sa side ng Geek Fam. And
yung execration, parang hindi pa in sync yung galaw nila. Yes. May malabong galaw si Santino na parang hindi nababasa ng kampi niya. Oh, napapasok na ba? Ito na, na. Nagkakitaan na. Raging potato yata mga patungo dito. BKB pa. Ay, Scamberloo. Tignan natin kung mapatay ng Knicks. Medyo nag-survive. He will fall. May macrofire na lumabas dito. May timber chain. Pero makukulong dito ang Jakiro. Mukhang magbaback na ang execration. Geek Fam will kill two members sa side ng execration na sobrang basic lang pare, parang pumikit lang tayo. Oo, napakabilis. Isang mabilis sa mga bigas mula dito sa execration. Nispatan na Roshan will not find it. They did force out tong Elder Dragon form, so medyo kailangan kumanap pa ng more objectives dito ng Geek Fam para medyo masulit. Then again, meron ng Assault Kiras ngayon si Dragon Knight. Yap, ang unat na lalo. Not ko na to. Not ko na rin ang Geek Fam dito. In fairness, mahirap din silang tibagin. Yeah. Ganda rin kasi talaga ng ano eh, ng Taz tsaka Razor combo. Instant walang magiging damage agad yung kalaban with the static link and the holds. Yun ang naging problem dito kung wala ang legit na right clicker. Oh. Like for example, mayroon ka tiny, yes, pero it's not a traditional na right clicker din. Yeah. Kasi kapag nag-double BKBs na yung core ng mga kalaban mo, dun ka na mamamblema eh. How yan do nga you actually go pierce through that BKB? Yeah. Wala supposedly, yung pagkakuna dito na Geek Fam ma-offset nung Timber Chain, nung Chakra, pero unfortunately, hindi nakapag-participate. Si Carl, oy, na malas mata na naman nila. May tatlong 3-man team ko, tama ka dyan, parang goal, pero si Mr. Santino, alos wala na siyang Bloodstone dito, inuuna niya. Grabe, hindi niya rin mapatay agad yung Disruptor, pare. Walang tulong para sa side ng Execration. And now, Geek Fam, tinatapos na nila ang laban. Sinusubukan pa din ni Mr. Santino. Oy. Pero, sa baba, nandong Tekfu pala. Sa tunay na Tekfu. So, medyo na even out pa dito yung laban. Although, the tier, the range, baras dito mukhang likely to fall. But, at least, na-even out dito. Actually, lamang pang Execration kung isipin. Meron pa silang maraming outer towers, tatlo to be exact. Yep. At ang Geek Fam naman, nawala na tier 3 sa taas. Kahit papano, lumaban pa ang Execration at napalaban pa sila sa laban na yun, mga kaibigan. Pero Dragon Knight, Malevolence, naku, lalo nang walang gagawin si Yaj dito. Nakalinkin ba si Yaj? Direct? Si yung Pak. Ah, okay, nakalinkin naman pala. Pero nahuli siya din kanina. Parang wala na nga siyang ginagawa talaga, mate. May tanong ako, kapag, hindi siya napag-link. Kapag na-heals mo yung sarili mo, tapos ni-nullifire ka, magpapap ba yung Lincoln? Oh, no P daw. Tama. So, uy, nakakuha na naman isa dito. Rage up dito, will eto fall. Na, blue eyes, white dragon, lumabas na mga kaibigan. Uy, nice toss. Dragon. Tingnan natin dito, tingnan natin. Op. Okay, Thunder Strikers, nagkakabulan. I don't think na may glimpse pa. Lotus Orb activated, pero nice bigay dito, white shiwan. Nice timing, and Nando, napatumba na. Wala siyang buyback, 76 seconds. 1 minute actually para din dito kay Mr. Nick's Assassin, Lotus Orb para kay Carl. Walang nagsisplit po siya side ng Execration. Pero kung titingnan nyo guys, yung minimap natin, lamang sila sa creep wave dito. Mr. Yaj, umiikot, papunta sa taas. Dediretso ba ang Geek no Fam dito? No games na dito. Wala nang ano, wala nang ano. Scepter Razor. They have decent enough damage sa mga structures. Tapos may Dragonite pa sila dito. Mukhang ito na yata. Maligoy pa, wala nang landi-landi dito ang Geek Fam. Rekta na agad. Straight to the source. Ginagawa nila dito. Rektahan na talaga. Ito na nagkaroon ng Dream Coil. May Ice Path, may Static Storm pa lumabas. Tapos may lumalabas para Snowball. At mukhang mamamatay na dito si Mr. Santino. And yes, no buyback spree din. Oh my it looks like it's the end. Wow, Geek Fam. It just took dalawang ano lang. Sustain lang. Perfect timing na pagkakas nagbibkb nila. Yung unang pagpapalabas ng BKB, di masyadong successful. Pero right after that, nag-smoke uli sila. Ginamit nila yung dalawang BKB nila at wala sulit nang na nagawa dito ang Execration. BKB sulit lang, na sulit. BKB lang, sulit sila. Wala rin kasing magandang at ka daw, Lodi. Wala ding magandang right